Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Untas. Taong 1954. Lubao, Pampanga. Itong mga panahong ito, nasa edad 16 na taong gulang pa lamang itong si Untas. Nakatira sila noon sa gilid ng palayan na siya namang kanilang pangunahing pinagkukunan ng pangkabuhayan. Taon-taon wala siyang ibang hinihiling kundi ang pagbisita ng kanyang tiyuhin sa kanilang lugar. Bukod sa marami yung kwento, palagi rin yung may dalang pasalubong para sa kanya. Hindi mawari noon ni Untas pero tuwing kasama niya ang tiyuhin niyang yon, meron siyang nararamdamang kakaiba. Yung tipong lahat ng ginagawa ng tiyuhin niya, merong kaakibat na hiwaga. Bilang isang batang naniniwala sa mga kwento ng matanda, malakas ang kanyang kutob na hindi pangkaraniwang tao ang tiyuhin niyang yon. Katunayan, ultimo ang mga magulang niya, walang kaide-ideya sa mga ginagawa nito tuwing nasa lugar yon ng dinalupihan. Ang mas ipinagtataka pa nila noon sa lahat ay sa tuwing pumupunta sila sa bayan, hindi yon kilala ng mga malapit na kaibigan ng mga magulang niya. Ayon kay Untas na kahit ilang beses na yung bumibisita sa mga kaibigan nito, tila bang hindi pa rin nila yon magawang matandaan. Dahil sa ganoong pangyayari, sa oras na umalis sa kanilang lugar ang tiyuhin niya, hindi na rin yon nakikilala ng mga taong nakakahalubilo nito. Nang mapagtanto naman yon ni Untas, nangako siya sa kanyang sarili na sa oras na bumalik ang tiyuhin niya, tatanungin niya yon ukol sa mga bagay-bagay na nagbibigay katanungan sa kanyang isipan. Sa pagsapit naman ng buwan ng Hunyo, kasalukuyan na niyang hinihintay ang pagdating ng tiyuhin niya. Bawat araw wala siyang ibang ginagawa kundi ang magmasid sa labas ng bahay nila. 10 araw pa noon ang lumipas, dumating na nga ang tiyuhin niya kagaya ng inaasahan. Pagpasok naman nito sa kanilang bahay, agad naman niya yung sinalubong habang masayang nagwiwika roon ng "Batang tagal mo, tiyo? Ilang araw na ako naghihintay sa'yo ah. Kala ko hindi ka na darating." Nang marinig naman yon ang tiyuhin ni Untas, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng "May pinagkakaabalahan lang kasi ako. Mamaya sasabihin ko sa'yo kung ano ito." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung pumasok sa loob ng bahay para kausapin ang kanyang mga magulang. Makalipas pa ang ilang minuto, lumabas ito kasama ang kanyang ama, bit-bit ang mga meryendang niluluto nito kanina. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng dalawa, wala namang ibang ginawa si Untas kundi ang makinig. Habang kumakain siya, maya't maya naman ang pagsilay niya rito, naghihintay ng magiging senyalis nito sa kanya. Maya-maya pa, pagtitig naman ang tiyuhin niya, agad naman itong inilahad sa kanya ang tungkol sa nalalapit na pista sa baryong palagi nitong tinatambayan sa dinalupihan. Bagaman malayo ang lugar na yon sa kanilang baryo, mariin naman itong inilahad sa kanya na wala siyang dapat na ipag-alala. Dagdag pa nito na, maliban sa mga kabayo nilang sasakyan, marami rin silang makakasabayan patungo sa lugar na yon. Nang marinig naman ni Untas ang sinabi ng tiyuhin niya, napasilay lang naman siya sa kanyang ama na kasalukuyan namang abalang-abala sa pagkain ng mga niluto nitong merienda. Hindi naglaon, pagbaling naman ang paningin nito sa kanyang tiyuhin, napawika naman yun doon ng "Huwag mo nang isama yan, Calvo. Alam kong meron ka doong gagawin. Bata pa yung si Untas. Magiging pabigat lang yan at isipin sa iyong mga lakad."
Kung ako sa'yo, iwan mo na lang siya rito, tapos bumalik ka na lang pagkatapos ng pista. Nang marinig naman yon ang tsuhi niya, nagpumilit pa rin ito na siya ay isama. Ayon dito na, kaya nga siya pupunta sa lugar na yon ay dahil sa meron siyang ipapakita kay Untas. Dagdag pa nito na, isang gabi lang naman sila doong mananatili at pagkatapos nun, agad din naman silang uuwi. Mariin ding inilahad ni Calvo sa ama ni Untas na meron sila doong tutuluyan kaya wala yung dapat na ipag-alala. Dahil sa mga sinabi nito, wala namang nagawa ang kanyang ama kundi ang sumang-ayon. Maliban kasi sa kamag-anak niya ito, ni minsan hindi pa nito nasira ang kanyang tiwala. Maya-maya pa, nang makapag-usap na ang dalawa, inabisuhan naman siya ng tsuhi niya na maghanda na. Sa susunod na araw na kasi ang alis nila, kaya para wala siyang makalimutan, kinakailangan niyang magligpit ng maaga. Sa pagsapit ng gabi, noong mismong araw, habang naghahapunan ang kanilang pamilya, ibinahagi naman ng tsuhi niya sa kanila ang mga karanasan nito sa loob ng ilang buwan nitong pamumundok. Ayon sa tsuhi niya na, kapag umalis yun sa kanilang bahay, rekta yung tumutungo sa mga kabundukan para maglibot. Ang trabaho kasi nito, mensahero ng mga rebelde. Walang pagpipilian itong si Calvo, kundi gawin ang bagay na yon, buhat na rin sa mga kasunduan nila ng mga bandidong grupo. Pagtatapat pa nito na, halos 5 rebeldeng samahan ang inaabutan niya ng mga mensahe na merong kaugnayan sa mga militar. Dagdag pa ni Calvo na, bawat trabaho niyang ginagawa sa mga ito, meron yung kalakip na bayad. Di naman kasi siya kasapi sa mga yon, kung kaya't para mapakinabangan ng mga ito, ang kanyang serbisyo, kailangan itong mag-abot ng karampatang halaga sa kanya. Mariin ding inilahad ng tsuhi niya na isa ang trabaho niyang yon sa pinakamapanganib sa lahat ng trabaho na maaaring gawin ng isang pangkaraniwang tao. Kadalasan ang tumatanggap lamang ng ganoong gawain ay yung mga taong merong biyaya ng kalikasan sa katawan. Naniniwala rin ang tsuhi niya na kahit mapanganib ito, bukal naman sa kanilang mga puso na yon ay gawin. Matapos naman yung marinig ni Untas, doon na niya nakumpirma na totoo nga ang kuro-kuro ng kanyang ama ukol sa tsuhi niya. Sa puntong yan, naniwala na talaga siya na isa nga yung tunay na antingero. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, marami pa yung ibinahaging karanasan kagaya noong nakatagpo yon sa isang bundok ng isang bahay na pinamumugaran ng isang aswang. Base sa salaysay ng tsuhi niya, magbabandang hating gabi na noon nang madat na nila ang bahay na yon. Dahil kasama niya ang isang grupo ng mga rebelde, naglakas loob naman silang lapitan ito. Subalit, di pa man sila gaanong nakakalapit sa pamamahay, nasipat na nila ang isang matandang abalang-abala sa pagkatay ng karne. Sa unang tingin, akalain mong karne ng hayop ang kinakatay nito. Ngunit habang pinagmamasdan mo yon ng maigi, doon mo makikita ang kamay ng isang taong nakataas mula sa karneng tinataddad ng matanda. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang kinasa ng mga rebelde ang daladala nitong mga armas. Bagaman pangkaraniwan na sa kanilang makasilay ng ganoong uri ng nilalang, aminado ang mga kasama niyang naninibago buhat sa kanilang mga nasipat. Ilang dekada ng pag-alagala ang mga ito sa bundok, pero yon ang kauna-unahang pagkakataon na makasilay ang mga ito ng aswang na kumakatay ng karne. Sa isang iglap, agad namang binalot ng alingaungaw ng baril ang buong paligid. Nang marinig naman yon ang aswang, mabilis naman yung pumasok sa loob ng bahay nito at nang makalabas na ito, napansin naman o ni Calvo
na nasa kaanyuan na yon ng higanting aso. Sa isang kisap mata, naglaho yon sa paningin niya. Akala niya hindi na magpapakita ang aswang, pero sa mga sumunod pang araw, nang lisanin na niya ang grupong yon, nabalitaan na lamang niya na pinatay na ng mga kauri nito ang mga rebelde. Sa sobrang galit noon ng tsuhin niya, hinanap niya ang lalaking yon, subalit hindi niya na ito nakita pa. Dahil sa pangyayari, malakas ang kanyang kutob na maaaring iniiwasan siya ng mga ito. Ayon pa sa kanya, malakas ang posibilidad na sa lugar na kanilang pupuntahan sa dinalupihan, tutungo ang mga nilalang na yon sa pista para manghinain. Dahil sa sinabi nito, bigla namang natigilan noon si Untas sa kadahilan ng hindi niya mawari kung bakit pa siya nito isasama. Kung isipin kasi, digmaan ang pupuntahan ng tsuhin niya, kaya lubos yung mapanganib para sa kanya. Naniniwala rin si Untas na para sa isang bata, hindi ligtas ang lugar na yon. Nang mapansin naman ng tsuhin niya ang kanyang pag-aalala, humawak lang naman yon sa kanyang ulo habang nagwiwika sa kanya nang, "Alam kong natatakot ka, pamangkin. Pero sana tulungan mo ko. Ikaw lang naiisip kong isama para gawin ang planong ito. Sa tulong mo, hindi na nila ako maiiwasan pa. Pangako, kapag sumama ka, sisiguraduhin kong malaki-laki ang premyo mo sa akin pagkatapos nito." Nang marinig naman ni Untas ang sinabi ng tsuhin niya, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Matapos ang kanilang pag-uusap, dahan-dahan na niyang pinaghandaan ang mga mangyayari. Sa sobrang nervyos niya, hindi na siya nakatulog buong magdamag. Kinaumagahan, habang naghihintay sila sa pagsapit ng hapon, samut-saring palaisipan naman ang bumabalot sa utak ni Untas. Minsan nakakaramdam siya na gusto na niyang umatras, pero ang iniisip naman niya ay yung sasabihin ng tsuhin niya sa kanya. Naniniwala siya, malaki ang tiwala nito sa kanya, kaya siya ang niyaya nitong makasama. Sa pagtungtong naman ng alas 4 ng hapon, nasipat na lamang niya ito na naglalakad patungo sa kanilang bahay, bit-bit ang isang kabayo. Marami rin yung doong nakalagay na gamit na parabang ilang araw sila doong mananatili. Pero ayon sa tsuhin niya, na ang mga dadalhin nila, pawang panlilin lang lamang sa mga taong kanilang makakasalubong. Kumbaga, magpapanggap silang mga manlalakbay para makapasok sa lugar na yon. Matapos naman yung marinig ni Untas, agad naman niyang kinuha ang kanyang mga gamit para makaangkas na sa kabayong daladala nito. Hindi naglaon nang makasampa na rin ang tsuhin niya, agad naman yung nagpaalam sa kanyang ama. "Kalbo, huwag mong pababayaan yung anak ko. Pasawayan, pero mahal namin yan. Ikaw na ang bahala. Magkita-kita na lang tayo bukas." Uwi ka ng kanyang ama sa tsuhin niya. "Oo, huwag ka mag-alala. Walang mangyayari sa kanya. Bago siya masaktan, sisiguraduhin kong mamamatay na muna ako." Sagot naman ito. Makalipas pa ang ilang minuto, kasalukuyan na nga nilang binabagtas ang daan. Sa kanilang paglalakad, napansin naman niyang merong mga ibinubulong sa kanyang mga kataga ang tsuhin niya. Dahil sa bata pa siya, hindi niya mawari kung para saan ito. Pero pakiramdam noon ni Untas, parang may kung anong proteksyon ang lumalapat noon sa kanyang balat. Maya-maya pa, unti-unti na rin niyang napapansin ang animoy pagbilis ng takbo ng kabayo. Sa sobrang bilis nito, halos hindi niya gaanong nasisipat ang mga daang kanilang tinatahak. Pagkapikit niya ng kanyang mga mata, bigla naman yung tumigil kung saan doon na din niya nasilayan ang entradang daan patungo sa isang baryo
na merong mga taong nagkakasiyahan. Sa puntong yon, halos hindi niya mawari kung kailan pa nila narating ang lugar na yon. Yung utak niya, nagsasabing pinaglalaroan lang siya ng kanyang mga mata, pero base sa kanyang mga nakikita, aminado siyang yon ay totoo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, inabisuhan naman siya ng tsuhi niya na manatiling alerto sapagkat papasok na sila sa baryo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman siya umimik buhat sa kabang kanyang nararamdaman. Sa muling pagbagtas ng kabayo patungong baryo, pansin na pansin na ni Utas ang tila bang kasiyahan sa lugar. Sa labas pa lamang kasi ng mga lugar, marami na silang nakakasalubong ng mga tao na abalang-abala sa pag-uusap. Pagdating naman nila sa sentro, doon bungungad sa kanila ang mga malalaking siga na ginawa ng mga taong naninirahan doon. Marami din silang nakasalubong ng mga kalalakihang nag-iinuman hanggang sa mapadpad na sila sa isang bahay na kanilang tutuluyan. Pagbaba naman ni Untas ng kabayo, agad naman siyang inutusan ng tsuhi niya na sa lahat ng oras, huwag tangkaing tumakas sa bahay na yon. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang napatanong sa kadahilan ng ang pakiramdam niya, iiwan lang siya nito sa loob ng bahay. Ayaw naman niya yung mangyari, gayong alam na niya kung gaano kapiligro ang lugar. Sa kakapilit ni Untas na sumama, napilitan naman yung sundin ng tsuhin niya dahil sa wala na yung pagpipilian. Napag-isip-isip kasi nito na kung iiwan siya ni Untas sa bahay na yon, may posibilidad na magtangka yung pumuslit. Para sa isang batang hindi pamilyar sa pinuntahan nilang baryo, napakamapanganib nito. Alam ni Calvong maraming aswang ang nanginginain noong mismong gabing yon. Kahit nga yung mga nadatnan nilang manginginom, may napapansin siyang mga nilalang na tila bang ginagamit ang pakikipag-inuman sa mga ito para makahanap ng biktima. Maya-maya pa, pagpasok naman nila sa loob, agad naman siya nitong inabisuhan na maghanda. Nang marinig naman yon ni Untas, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ang, "Salamat, tiyo. Makakaasa kayo. Nagagawin ko ang lahat ng iniutos ninyo." Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman silang umalis sa bahay na yon. Habang binabagtas nila noon ang daan, maya't maya naman ang pagsilay nila sa mga taong nag-aalok sa kanila ng pagkain. Gayunpaman, imbis na tanggapin ang mga ibinibigay ng mga ito, inabisuhan na lamang yon ang tsuhi niya. Nababalik sila roon para kumain. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bahagya naman silang napatigil nang merong ituro sa kanya ang tsuhi niya. Pagsilay naman niya sa taong itinuturo nito, doon na dahan-dahang nanlaki ang mga mata ni Untas. Hindi niya mawari pero habang pinagmamasdan niya ang matandang yon, nasisiguro niyang hindi ito pangkaraniwang tao. Ang mas ikinatakot niya pa sa lahat ay yung puntong nasipat niya yung pagapangkong maglakad na para bang wala yung pakialam sa mga taong makakakita sa estado nito. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang napatingin sa kanyang tsuhin, bit-bit ang isang matinding katanungan na unti-unting bumabakas sa kanyang pagmumuka. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman yung nagsambit ng tatlong buhay na salita, sabay wika sa kanya ng, "Tatagan mo ang sarili mo, pamangkin. Hindi pa rito magtatapos ang mga kakaibang makikita mo. Mamaya, ipapakita ko sa iyo kung papaano manginain ang mga demonyong yan dito mismo sa pagtitipon para iselebra ang kapistahan." Nang marinig naman ni Untas ang sinabi nito, minabuti naman niyang manatiling tahimik habang maiging nagmamasid. Alam niyo, pinuno, na sa puntong yan,
hindi na talaga niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Dala ng kanyang takot, doon na niya napatunayan na ibang-iba ang pakiramdam sa harap ng kaganapan at base lamang sa usap-usapan. Ayon kay Untas na, noong mga panahong pinag-uusapan nila ang mga aswang, mabilis siyang nakakaisip ng mga pamamaraan para malabanan ang mga ito. Pero noong nakakita na siya ng isa sa mga ito, kahit anong gawin niya, tila bang hindi na gumagana ang isip niya. Ang tanging nagagawa na lamang niya noon, tingnang maigi ang mga nilalang na yon habang patuloy na nananalangin na sana wag siya nitong makita. Maya-maya pa, doon na nakahinga ng maluwag itong si Untas nang masipat niyang wala na sa kanilang harapan ang nilalang. Ilang oras pa ang lumipas, napakalalim na nga ng gabi. Karamihan sa mga taga-baryong nagsasaya kanina, pumasok na sa kanilang mga tahanan para magpahinga. Unti-unti na ring humina ang siga, kung kaya't medyo limitado na lamang ang kanilang mga nakikita. Sa kanilang pagmamasid sa buong paligid, meron na silang nasisipat na mangilang-ilang aswang na pasimpleng pumapasok sa mga bahay ng mga taong kanilang punterya. Pagsarado ng pinto ng mga bahay na yon, napatakip na lamang ng bibig si Untas matapos niyang masaksihan ang pagtalsik ng mga dugo sa dingding kasabay ang pagsilay niya sa mga anino ng mga aswang na nagpapalit anyo. Kaya naman yung nakita ni Untas ay dahil sa gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan ang bawat dingding ng mga ito. Bagaman nais yung tulungan ng tsuhin niya na natili yung nagtitimpi buhat sa iisa lang ang pakay nitong pamilya sa gabi ng pista. Yon ay walang iba kundi ang pamilya ng mga aswang na pumatay sa rebelding grupo na pinagpapalitan niya ng impormasyon kapalit ang malaking halaga. Aminado kasi noon ang tsuhin niya na dahil sa ginawa ng mga ito, nagbigay yon ng matinding suliranin para sa kanyang negosyong pinapalakad. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon na tuluyang nasipat ng tsuhin ni Untas ang kanyang pakay sa lugar. Pagsilay naman niyang pumasok yon sa isang kubo, hindi na siya nagdalawang isip na yon ay sundan hanggang sa dumating ang puntong nakapasok na sila sa mismong bahay na tinuluyan nito. Pagsarado naman ni Untas ng pinto, nadatna nila ang nilalang na yon na kasalukuyang kinakatay ang biktima nito gamit ang itak. Hindi naglaon nang magawa na sila nitong matunugan, bahagya naman yung napatigil habang dahan-dahang tumatayo. Pag-angil ng nilalang na yon, agad namang binunot ng tsuhin niya ang patalim nitong nakasukbit sa bewang. Nang masipat naman yon ang nilalang, mabilis naman itong sumugod habang walang habas na iwinawasiwas ang hawak-hawak nitong itak. Pagtaga naman ito sa tsuhin niya, agad naman yung umilag kung saan doon na ito naghanap ng pagkakataon para undayan ng saksak ang nilalang na yon. Sa bawat pagbubuno ng dalawa, saksing buhay itong si Untas kung papaano mapangibabawan ng nilalang ang tsuhin niya. Kung pisikal na lakas ang basihan, walang duda, lamang na lamang ito. Subalit kung pagalingan sa paggamit ng sandata, nangingibabaw ang tsuhin niya. 15 minuto pa ang dumaan, unti-unti na ring nanghina ang nilalang na yon, buhat sa mga natamo nitong pinsala sa katawan. Yung tsuhin naman niya, iilang galos lang ang natamo dahil sa pagtulak nito. Maya-maya pa, pinaslang na rin ni Calvo ang aswang habang tahimik na pinapadaloy sa papag ang mismong dugo nito. Matapos ang mga pangyayari, agad naman silang umalis sa lugar na yon para hanapin pa ang iba pa nitong mga kasama. Upang mapadali ang paghahanap ng tsuhin niya, gumawa yun ng ritual kung saan matapos nitong magsambit ng 10 buhay na kataga, lumitaw sa kanilang tabi ang mga engkantong unti-unting ginagaya ang wangis nito.
pagbigay naman ng tsuhin niya ng utos sa mga nilalang na yan, agad naman itong sinuyod ang kabuuan ng baryo. Hindi naglaon, nakarinig sila ng mga atungal at sigawan ng mga nilalang, hudyat na wala yung panama sa mga engkantong tinawag ng tsuhin niya. Sa pagsapit ng alauna ng madaling araw, napakatahimik na ng kabuuang lugar. Pakiramdam noon ni Untas, wala man lang nangyari noong mismong gabi. Nang mapagtanto naman ang tsuhin niya na tulog na ang karamihan sa mga naninirahan doon, agad naman itong inilabas sa kubong kanilang pinasok ang bangkay ng aswang na kanyang pinatay. Kinaladkad yon ang tsuhin niya patungo sa madamong parte ng baryo at doon niya na yun iniwan. Matapos ang mga pangyayari, agad naman nilang nilisan ng lugar para makauwi na. Sa paglipas pa ng mga araw, nanatili ang tsuhin niya sa bahay nila kung saan doon na nito ikinuwento ang mga karanasan nito sa loob ng ilang buwan. Bago din yun umalis sa kanilang pamamahay, meron yung iniwang kwintas sa kanya na merong pangil ng buwaya. Magmula noon, niminsan hindi na nagkasakit pa itong si Untas. Pero alam niyo Pinuno, na sa lahat ng kwento ng tsuhin niya, ang pinakatumatak talaga sa kanya ay yung mga kaganapang siya mismo ang nakasaksi noong mga panahong naging kasama siya ng tsuhin niya sa pagtugis sa pamilya ng mga aswang na lumipol ng mga rebelde. At kahit napakatagal na ng kwentong ito, gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat na umiikot pa rin sa buong pamilya ni Untas yung minana niya sa tsuhin niya na mutya ng pangil ng buwaya. Okay, opinion ko sa kwento. Wait lang ha. Yung title parang medyo hindi akma eh, no? Kasi binanggit lang naman yung mutya ng pangil ng buwaya doon sa dulong parte. Kung kailan ipinamana na yon kay Untas. Diba? Siguro, sa mga unang part ng kwento, hindi na lang binabanggit. Pero ito talaga yung pinakasolidong gamit ng tsuhin niya. Kasi isipin nyo, iba't ibang kampo ng rebelde iniikot ng tsuhin niya para magbigay ng impormasyon. Tungkol pa yon sa mga sundalo. Tapos ang matindi pa, hindi siya natitiktikan o natutunugan ng mga sundalo. So dun pa lang, plus 2 points na kagad yung mutya ng pangil ng buwaya. Tapos yung kakayahan ng tsuhin neto ni Untas na tumawag ng mga engkanto. Plus 3 na. Tapos yung kakaibang abilidad nito na parang kaya niyang magbukas ng portal eh. Diba? Pansinin niyo yung kwento. Binulungan lang si Untas ng mga dasal, tapos may something na parang inukit-ukit o kung anuman. Bigla na lang silang napunta sa lugar ng mga aswang, kung saan manginginain yung hinahanting niyang pamilya ng mga aswang. Diba? Gigil na gigil kasi itong tsuhin ni Untas na makabawi dun sa mga aswang na pumatay dun sa kanegosyo niya eh. Diba? Kahit sino naman sigurong tao magagalit kapag naputol yung negosyo mo. Siguro sa sobrang gigil nito, gusto niyang gumanti ng solido. Hindi lang yun. Nagsama pa siya ng magiging saksing patunay sa gagawin niyang paghihigante. So para sa akin, sobrang bangis ng tsuhin ito ni Untas. Kaso nga lang, hindi tayo nabigyan ng masyadong highlights tungkol dun sa mutya ng pangil ng buwaya eh. Though may sinabi siyang maraming kakayahan na nagagawa nun, pero hindi rin ako 100% na kung yun ba yung tinutukoy niya. Kasi base sa salaysay ni Untas, nung tinangan niya yung mutya na yun, eh hindi na siya nagkasakit. Other than that, wala na siyang sinabi pa. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment niyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.